siya na pala. Okay. Hello guys. Testingin po natin, ha? Testing lang. Walang tatawa. Okay. Ano bang ginagawa natin ngayon? Ngayon, nagpapalit na tayo ng damit ni baby kasi yung ating si baby Alexa ngayon, so 3 months na siya, so palit na tayo ng damit niya. Siyempre, 3 months din. Tapos, ganun din ba kayo na kapag ka kayo ay sa mga newborn babies, no? Siyempre, iba-iba tayo ng opinion kung paano natin, kung paano tayo magpe-prepare para sa mga damit ng ating mga babies. Ganun din ba kayo na halimbawa sa mga newborn nyo, yung sa mga sizes ng damit, kasi yung ating mga nakasanayan na tuwing bibili tayo ng damit is lagi nang alam niyo yun, yung kailangan malaki yung damit para ang kasabihan nila is hindi kasi yung mga bata madali siyang lumaki, so napapagliitan niya kagad yung mga damit, sayang naman, di ba, ganon. Tapos yung iba naman ang binibili eksakto lang sa kanilang mga anak yung damit nila. Ako kasi yung opinion ko, ha, ang binibili kong damit, eksakto lang lagi yung size sa mga bata. Or, hindi naman sobrang eksakto. Tama lang. Tama lang na yung parang kagaya natin. Bawa, ang size ng damit natin, small, medium, ganun. Depende sa katawan mo, ganun. Hindi yung sobrang laki, hindi sobrang liit. Basta, yung tama lang, ganun. Kasi dito naman, nandito kasi tayo sa Italia, sa ibang bansa. Siyempre, apat yung season natin dito. Nandyan yung winter, spring, summer, fall. Kaya, parang hindi naman advisable na ang bilhin mo is, opinion ko to, ha, hindi naman advisable na ang bilhin mo is palagi nang may allowance. Kasi, sa season na yun, nahahati na hindi mo alam ang bilis lumaki ng mga bata. So, hindi mo alam na pag bumili ka ng malaki, next year or maliit, kasya na kagad sa kanya. Kaya, pag bumibili kami dito, ako, sa mga bata namin, is yung tama lang sa kanya. Kagaya niyan, nung nag-prepare kami nun sa bata namin ng damit niya, nung namili kami nung nasa tiyan ko pa lang siya, sadyang ang mga binili ko sa kanyang damit is yung newborn. As in, 0 months. Tapos, 1 to 3 months. Bakit? Kasi, sobrang gandang tingnan sa bata na yung damit niya, eksakto lang sa kanya. At saka, yung damit na yun, araw-araw niya kasing sinusuot. So, para komportable lahat tayo. Especially yung mga bata, yung mga nanay na nagbibihis, yan. Tapos, ang binili ko lang halos, yung talagang gamit na gamit niya. Based on experience, dun kay Alex namin, dun sa isa namin baby. Kasi kay Alex, nung baby siya, nung namili kami, ang advice sa akin, no, bilhin mo yung ano, yung malalaki na. Ganun. So, ang napabili namin nun, halos malalaki. Tapos, yung pang mga detalye, yung mga sinauna kasi nagpabili pa ako sa Pilipinas noon, yung mga baro-baroan, mga detalye. Kaya lang, in the end, hindi naman namin siya nagamit kasi napaka-ano niyang gamitin, yung hassle gamitin. Nag-iiyak na yung bata. Hindi ka pa tapos magbuhol ng damit. So ngayon, nitong nagka-baby ulit kami kay Alessandra, sabi ko, alam ko na yung parang mga mistakes namin sa mga damit niya. Ang binili na lang namin, yung easy na isuot, kagaya nito, di ba? Ganang damit. Tapos yung mga, dito kasi, ang mga pinagpipilian din mga sizes ng damit, as in 0 months, 1 to 3 months, 3 to 6 months, 6 to 9 months, tapos 9 to 12 months, mga ganan. So, ang binili namin talaga sa kanya is puro lahat. 0 months,
o 0 to 3 months. Tapos nagbili ako talaga ng eksaktong, hindi naman siya madami, pero tama lang. Tama lang na magagamit niya na may pampalit siya araw-araw. Pampalit siya araw-araw na umabot ng, nag-prepare ako ng at least 15 or 2 to 3 weeks na bihisan niya. Kasi, winter nga dito, no? So, ang hirap magtuyo ng damit. Sobrang hirap. Lalo na kapag nag-i-snow na, ganyan. So, hindi naman kami pwedeng magsampay sa loob ng bahay kasi magkakaroon ng mufa yung iyong bahay. Tapos, syempre, hindi rin naman kami ganun ka-rich para magkaroon ng dryer na after na mag-washing machine, magda-dryer kami ganan. So, ang ginagawa namin, after 2 weeks na nag-ipon kami ng mga damit niya, lalabhan namin siya dito sa washing machine. Tapos yun, kung napanood niyo dun sa mga videos namin dati na our Saturday be like or Sunday be like, kasama sa gala namin na nagpapatuyo kami ng mga damit namin. So, yan yung nagiging routine namin. Tapos yun, so far, okay pa naman. Okay pa naman yung mga nabili naming damit sa kanila na tuwan-tuwa ako. As in, tuwan-tuwa ako na alam mo yun, yung naging maganda yung choice ko na ganito yung piliin kong mga damit sa anak ko kasi una sa lahat, komportable sa kanya. Tapos, sobrang komportable din para sa akin na magulang niya, na nanay niya na. Araw-araw, syempre, dadamitan, papalitan ng diaper, ganun. Tapos, pag nagsusuka, pag nagdudumi, ang dali niyang palitan. Kasi, ito lang muna yung ilalagay mo. Diba? Ito lang muna. Yan lang muna yung ilalagay mo. Pinakasando niya sa loob. Tapos, dyan, pinaplancha ko siya ngayon kasi hindi na ako medyo nagpaplancha kasi pag nagpapatuyo kami ng damit, sobrang init na ng damit. So, dun pa lang, nagtitiklop na kami. One time, isasama ko kayo habang nagtitiklop kami ng damit dun. Papakita ko siya kung anong ginagawa namin. Yun, di pagkatapos itong sando, ito na. Ito na siya kagad. Cotton. Ganyan. Yan, ganun yan yung mga pinagbibili ko. Halos pare-pareho lang yan kasi dun sa binilhan namin, per pack yun, 3 pieces per pack. Mura lang, nasa 10 euro lang. 10 euro equivalent ng sa'yo pagpalagay mo ng, i-times mo ng 50, di 500, ganun. Tapos pero tatlo na siya, tatlong piraso. Hindi ko alam kung mura na siya o mahal, pero para sa akin, okay lang, tama lang. Tatlong piraso na siya, diga. Tapos, ang binili ko halos isang puro ganun. Kasi, nung kay Alex, ang pinili namin noon dati, may magka-partner. Ang pangit kasi sa magka-partner, para sa akin ha, based on experience. Ang pangit kasi sa magka-partner, alam mo yung minsan madumi yung taas na, madumi yung baba, so manghihinayang ka. Manghihinayang ka na tanggalin yung isa. So, papalitan mo yung isa. Ngayon, pagka ganun ang nangyayari, naiiwan lang yung isa. Yung isa laba na, yung isa hindi pa. O kaya, nakakalimutan ko na kung alin yung magka-partner. So, sabi ko, since baby ka pa naman, ito pa lang yung parang pinaka-forma na magagawa mo. So, yun, ang ginawa ko na lang, puro lahat ganito. Kasi ang inano ko talaga, yung ano niya, yung komportable na hindi lang iisa yung komportable, parehas kami kasi di siya palagi kong inaano, parehas kami kasi ako yung laging nagbibihis sa kanya, ganun, at saka yung asawa ko, ganun. So mahirap yung hahanapin pa namin yung ka-partner, ganun, o di kaya pagka ganung partner, syempre partner wala yung paa yung isa, yung I mean, butas yung ilalim. So, kailangan mo panlagyan ng medyas. Tapos, kailangan mo panlagyan ng kung ano-ano. Samantalang, pag ganitong buo siya, tapos ka na. Pag naisot mo to, wala na. Okay na.
di ba? So yun yung aking mga pinagbibili, pero meron naman siyang mga damit na pagpangalis namin, mga bestida, ganan. So yung mga bestida niya, ang mga ginagawa, ang malimit na parang pinaka parang outfit lang niya kapag kahambawa may mga okasyon, bestida na yung ilalim niya is leggings. Leggings para din. Siyempre, yung pa rin, komportable. Yan. Tapos, yun. Napalayo na ako, ha? Sa size yung pinag-uusapan natin, di ba? Nakita mo, kaya kailangan may control tayo, eh. Yun, sa size. Eh, kaya yun ang pinipili ko. Di ba nga? Para magandang tingnan yung bata. Sabihin na natin, uy, baka may mag, ano dyan, may mag, ano dyan, yung parang mag, eh, alam mo naman, ang yaman-yaman mo. Hindi yun sa yaman, hindi mo naman kailangan bumili ng madami eh. Kasi, di ba, yun din lang naman yung laging isusuot ng bata. Yung tama lang sa pangangailangan nyo, kagaya nung sa akin. Ilang piraso lang binili ko, good for 2 weeks, 3 weeks. Kasi, ang katwiran ko, every 2 weeks, 3 weeks, ako maglalaban ng damit niya. Kasi, ang damit naman niya, hindi rin naman ganun kadumi eh. Parang naanuhan lang ng konting milk, konting mga dumi-dumi, ganun-ganun, yun lang. So, nakaano siya dyan sa kanyang labahan. Tapos kapag lang halimbawa, nalalagyan lang nung tae. Yung tae, di ba nung mga baby? Kulay yellow. So, nagkakaroon ng parang mancha. Promise, hindi ako marunong maglinis nun. Kaya, talagang pagka nagkakaroon ng lumalampas yung tae ni baby, sa totoo lang problemado na ako. Problemado. Kasi, naano ako sa mancha, hindi ko kasi kayang alisin, hindi ako marunong. Eh, pumapangit yung damit. Nagkakaroon ng mark. Eh, pag nagkakaroon ng mark na gano'n, nag-maintain siya doon. Tapos talagang promise, hindi ko na siya alam kung paano tanggalin. Pa-help kung may alam kayo kung paano magtanggal mo. Please comment down below. Daldal ko. Wala akong nagagawa. Ayan. Tapos, ito, yung mga ganito naman. Yung ganitong mga sando niya, panloob niya. Ang tawag dito, body. Body, ha. Pero ang spelling niya, body. Pero dito, ang pronounce nila, body. Yan. Yung mga ganito nila, mga sando. Yan. Nabili ko yan, isang pack, 7 pieces. 7 pieces, isang pack, 7 euro. Diba? So, para sa akin, ano na siya? Mura na siya. Kasi nung time na namili kami is July. Kapag July dito is summer sale. So, may mga 20% discount pa yan. Kaya, pag bumibili kami dito, minsan nga na talaga hindi namin nasusunod dahil nakakatuwa lang bumili ng damit kasi sa halagang 1 euro, meron na, meron ka ng damit. Na hindi mo masasabing bastang damit na. Minsan may mga tatak na din, ganyan, pag nagsisale. Kaya, pag minsan, pag nakakapunta kami ng mga negosyo dito, yun yung parang nagiging ano namin na bumili. Alam mo yung parang nagiging habit na mali, pero wala eh. Ang mumura kasi ng damit, yung parang hindi mo iisipin na hindi mo na mararamdaman sa bulsa mo na bumili ka ng damit kasi 1 euro, 5 euro, 3 euro. Eh ano naman yun? Yung tipong magagandang klase na. Tapos, ano pa bang pwede natin pagkwentuhan? Yung mga presyo nito, ilalagay ko na lang sa description box para may idea kayo kung magkano yung mga nagastos namin nung nag-prepare kami ng mga gamit ni baby. Kung mapapanood ninyo dun sa video namin na nag-prepare ako sa kanya ng mga gamit, yun. Ang kukuyo. Tapos, yung mga ano niya, wala kasi kaming sasakyan. Wala kaming sasakyan. Sa totoo lang, maganda dito pag may sasakyan. Kaya lang kami, wala kasi kami sasakyan, tapos wala din kaming patente or license. Eh, nagtatry naman kami na mag-apply ng license. Kaya lang, syempre,
kailangan mag-aral mabuti dahil medyo mahirap gawa ng language. Wala na kasi sila ng English eh. Dati kasi meron daw sila ditong English eh na may translation. Kaya lang tinanggal na nila pure Italian na. Kaya medyo nahihirapan. Pero okay lang. Dadating din yung time sana na maaprubahan or makapasa, di ba? Pero sa ngayon, hindi naman namin problema masyado yung sasakyan. Kasi, if there's a will, there's a way. Lagi kong, yun yung mga motto ko eh. If there's a will, there's a way. If there's no will, then there's no way. Yan. Tapos, siguro tuwa-tawa na dun yung aking partner. Hininaan niya yung TV at nakikinig siguro yun. Yan. Ngayon, pagka ganang walang sasakyan kami, sa totoo lang, ang naging bisyo ko ha, nitong nag-prepare kami dito sa baby namin ito. Napa-scrito ako sa isang online shop na lahat ng mga kailangan namin, as in talagang doon ko na lang siya in-order ng in-order. Okay din naman, kasi dadating na lang dyan sa pinto mo. Sorry ha, talagang natuyo na. Ayun. Wait lang. Quella, togli tutti e due con la mano, ok? Poi prendi il telefono e siediti così. Oops, I'm back. Sorry guys, uminom ako ng tubig. Sa sobrang kadaldalan eh. Natuyuan ng laway. Chop! So, yun. Nasaan ako? Siyempre, ganito pa rin sa bahay. So, damit pa rin. Okay, damit. Body. Yun, wala kaming sasakyan. Kaya, ang naging bisyo ko, ito na. Order ako ng order sa online. Yan yung naging bisyo ko, promise. Tapos tinatawanan ako ng tita ko na kapag may magsasona dito sa bahay, ano Amazon? Ay, sorry. Ayan na naman. Ay, ganun. Sabi, oo! Anong in-order mo? Ayan, mga gamit ng bata. Kasi, dinaan ko na lang sa mga online na ganun. Kasi, syempre, nandito na kami ngayon sa, wala na kami sa city eh. Ganyan. Parang, bundok na to. Ang mga bilihin dito or ang mga negosyo dito limited lang. Hindi ganun kagaya sa city na madami kang choices. So, kung gusto mo talagang mamili, mag-ikot,
So, bababa ka doon. Eh, syempre, isang baba naman doon, may oras kasi dito ng autobus. Eh, parang, ang hirap namang mamili ng, alam mo yung limited yung time mo. Yung kailangan mong magmadali. Yun. So, yun yung naging vision. As in, sa online ko, lahat, halos, in-order lahat yung mga gamit mong bata. Magbigay na lang ako ng bagong video sa pag- late haul ng mga pinamili namin gamit ng baby ni Alexa, ni baby Alexa. Kasi ang video lang na nagawa ko nun, kasi nag-start pa lang, isang ginawa ko, puro mga sliding lang. Pasensya na kayo sa mga sliding videos namin ha, kasi sobrang pinush ko lang talaga na i-slide na lang yon para ma, alam nyo yun, yung ma-free yung memory ng cellphone namin, kasi talagang full na yon. So, yun yung naging way ko para ma-free ng konti yung mga space ng cellphone namin. Tapos yun, ipag-separate video ko na lang kayo ng haul namin ng mga pinamili naming damit, gamit, or starting gamit ni baby. Yun. Tapos yun, lahat ng makikita ko sa online na tingin ko magagamit ko kay baby, in-order ko siya ng in-order. Tapos, okay din naman kasi, syempre, hindi ko na kailangan magbiyahe para pumunta doon, bumili. Tapos, yung iba namang gamit talagang mabibigat din naman. Yun. Tapos, yung iba naming gamit na pinamili sa, na mabibigat, ang ginawa kasi namin, parang separate-separate yung ano namin eh. Yung pinaka-pamimili namin. Parang, itong month na to, lahat ng mga ganitong mabibigat. Itong month na to, ganun. Yun yung naging gawa namin. Mag-ano na ako ng separate haul mo. Tapos, online, ganun. Tapos, yun. Kasi, ang inalon naman din namin sa pamimili ng online, ganun din naman guys, yung tipong, magtitiket kami papunta sa pupuntahan namin. Tapos, gastos pa namin, ganun. So, sa online, nagbayad na lang kami ng expedition eh. Or yung bayad sa ano, yung pag nagpa-deliver, delivery charge, yun na lang yung naging ano namin. Tapos, yung iba naman, syempre, pagka free yung mga kaibigan namin, tumatawag kami sa kanila, or yung kamag-anak nung partner ko yan, tumatawag kami sa kanila, tinatanong namin kung free ba sila ng ganito, pwede ba nila kaming samahan sa ganito, yun. Yun din yung isang way namin kapag ka talagang may gusto kami puntahan or ano. Tapos syempre, di ba, kakaya naman kung, parang ano mo na yun, parang ano mo na yun sa kanila kapag ka syempre inusap mo sila, alin man ng, ano, nung, magbibigay kami ng almeno, pag-gasolina, or kakain kami, ganun, yun. Siyempre, anong man na rin sa kanila, kasi diba, naabala mo sila, ganun. Total, gagastos ka rin naman ng pagka-expedisyon, ganun, deliver, eh di, ganun na, at nakakagala pa kayo. Ganun. So, medyo mahaba na, medyo ang gulo-gulo nitong first na ganitong vlog. Charot! Testing lang. Kung carry ba ng powers natin habang magbablog tayong ganito. Yeah. Tapos ano nga pala? Yun. Kasi ang dami yung aabangan. Nata, alam nyo, madami pong gustong ikwento sa inyo. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kasi, nahihiya ako. Kaya, nahihiya ako mag-upisa kasi hindi ko alam kung paano. So, ito na lang muna. Testing. Ganyan. Isa sa mga abangan ninyo sa channel namin is every Sunday, guys. Kagaya ngayon, today is Sunday. Every Sunday, guys, may merkado dyan. Paglabas pa lang ng bahay namin. Yung kahabaan nitong way na to. May merkado dyan. Parang Changge sa atin. Yan. Changge. Yun. Yan. So, one time, isasama namin kayo. Kasi every Sunday, halos nakakalabas kami dyan eh.
ng sa Changi. Dahil kahit naman may mabili ka o wala, alam mo yung masarap magdala. Yan lang kasi yung buhay dito sa lugar namin. Sa lugar namin. Every Sunday may market dyan. Kaya, pag may time kayo, bumisita kayo. Sobrang dami yung mabibili, promise. Tapos, ang dami ding magagandang item na parang, yun nga lang, yung parang sa sobrang dami ng item, magagandang item. Parang every Sunday, iba-iba siya. Kaya talagang maano ka na puntahan siya or itry siya. Ganun. Bah, mukhang matatapos na ako dito pero parang ang unti naman itong pinanansya ko. Oh! Yun. Tapos, ano pa nga ba? Dami pa guys. Comment na lang kayo down below kung yung mga gusto niyo pang kasi yung at least malaman tungkol sa amin dito sa yung buhay-buhay namin dito. Kung ano ba yung gusto niyo itanong, ganyan-ganyan. Kung para at least magkaroon tayo ng mga, 'di ba? Starting kasi yun yung nakikita ko eh. Thank you sa mga vloggers, sa mga napapanood ko. Ganun yung mga nakikita ko para magkaroon sila ng idea sa content ng kanilang mga vlogs. So, nagtatanong din sila sa audience kung ano yung ba yung mga gusto nilang mapanood or malaman sa mga vlogs dito. Yan. Tapos, so far, kasi yung buhay naman ng mga OFW dito sa iba't ibang lugar, syempre, iba-iba naman yan. Kaya, comment down below na lang kayo kung anong yung mga usapin na gusto nyo yung medyo ating pag-usapan habang ganito, namamalan siya tayo ng matagal. Okay. So, that's all guys. Thank you for watching and sana pasensya na talaga kayo ha. Pasensya na talaga. Thank you!